paano mo pinapupurihan ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Isang puspuas ng pananampalatayang araw, kapanalig. Nasa ikalimang linggo na tayo ng Kwaresma. Huling linggo na ito ng ating paghahanda bago natin sariwain muli ang misteryo paskwal ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kumusta ba ang iyong ginagawang paghahanda? Naway, handa na tayo spiritually sa darating na mahal na araw. Nakapagkumpisal na, nakapagnilay sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga Lenten Recollections na ating dinaluhan, online man o actual. At higit sa lahat, handa na ang ating puso na sariwain muli ang dakilang pag-aalay ng buhay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo alang-alang sa pag-ibig sa atin. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Pagdating ni Jesus, 4 na araw na palang nakalibing si Lazaro. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon alam kong anumang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babangon ang kapatid mo." Sumagot sa kanya si Martha, "Alam ko na babangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin." Nabagabag ang loob ni Jesus at nagpunta siya sa libingan. Isang yungib yun at may batong nakatakip doon. Kaya sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Sinabi sa kanya ni Martha, kapatid ng yumao, "Panginoon, nangangamoy na siya sapagkat 4 na araw na." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, masasaksihan mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala naman si Jesus at sinabi, "Ama, pinasasalamatan kita sapagkat dininig mo ako. Alam ko na lagi mo akong dinidinig. Subalit, dahil sa mga taong nakapaligid ako ng usap upang maniwala sila na ikaw ang nagsubo sa akin." Pagkasabi niya nito, sumigaw siya ng buong lakas, "Lazaro, halika sa labas." Lumabas ang namatay na natatalian ang mga paa at kamay ng telang panglibing at napupulupitan din ang mukha niya. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kalagan ninyo siya at bayaan siyang lumakad." Kaya marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ay naniwala sa kanya. Sa mabuting balita ngayong araw, mga kapanalig, sinasariwa natin ang muling pagtatagpo ng magkaibigang si Jesus at Lazaro. 2 bagay ang ipinapaabot sa atin ng mabuting balita: pakikipagkaibigan at pagbibigay buhay. Gaano nga ba kalalim at wagas ang pakikipagkaibigan ni Jesus at Lazaro? Makikita ito, mga kapanalig, sa pagtangis ni Jesus. Nangangahulugang mahal niya si Lazaro at nakikibahagi siya sa pagdadalamhati nina Martha at Maria. Sa pamamagitan nito, ipinapamalas sa atin ni Jesus na handa siyang makipagkaibigan sa atin. Handa siyang makibahagi sa ating dus at dalamhati. Handa siyang umiyak para sa atin. His tears are a reminder that He loves us and cares for every soul. Bilang mga alaga ni Kristo, naniniwala tayo sa resurrection of the dead, na hindi magtatapos ang lahat sa kamatayan, bagkus ito'y daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pero mapapasa atin lamang ito kung maniniwala tayo kay Jesus. Siya na mismo ang nagsabi sa atin, mga kapanalig,
whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Kapag sinampalatayanan natin ito ng may pagmamahal, lahat ng mga kamatayang nararanasan natin sa ating buhay ay magkakaroon ng halaga, ng kahulugan. Kapag itinuon natin ang ating buhay kay Jesus, kapag pinatay natin ang pagkamakasarili at magsimulang mabuhay para sa iba, pinapupurihan natin si Jesus sa ating buhay. Mga kapanalig, ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan to die to ourselves upang maibigay ni Jesus ang buhay na masagana at walang hanggan sa atin. Makakamit natin ito kung mananatili ang pakikipagkaibigan natin sa isa't isa at lalong-lalo na kay Jesus. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala, walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Nang paglalakbay natin ngayong Kwaresma'y maging makahulugan.